Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, March 27, 2022. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, dito nga po sa eastern section ng Mindanao, sa may Davao City, ito nga po ay nagpapaulan pa rin dito sa may malaking bahagi ng Mindanao. Yung kanyang makakapal na kaulapan ay umaabot nga po yan, no, hanggang dito sa may Visayas at hanggang sa Palawan. Ito lang pong nasabing low pressure area, no? Mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ito nga po ay posibleng tumawid ng landmass ng Mindanao bilang isang low pressure area. At pagkatapos naman po nitong tumawid ng landmass ng Mindanao, ito ay mapupunta sa Sulusi at dadaan po ng Palawan. At kung mapapansin naman po natin, ano, magiging maganda ang lagay ng panahon sa may Luzon area kung saan nga wala naman tayong inaasahang makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan. Sa may Metro Manila naman po, makakaranas po tayo dyan ng maalinsangang panahon dahil nga po sa Easterlies. Pero posible po nating maranasan dyan, ano, yung ating localized thunderstorm. Dumako naman tayo dito sa may area ng Mindanao kung saan nga. Ito nga sa Sumbyu, makikita natin kung saan yung mga posibilidad na makaranas ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga po, no, sa ating low pressure area. Dito nga po sa General Santos City, maging sa Davao City, sa may Cotabato City, Cagayan de Oro, sa Zamboanga City at Surigao del Norte, Surigao del Sur ay makakaranas po, no, ng mahina at katamtamang bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Dahil nga po yan sa ating low pressure area. Dito naman po sa may Visayas kung saan nga may posibilidad na makaranas ng malalakas na hangin at bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Dito nga sa may parte ng Tacloban, sa may Cebu City, sa may Bacolod at dito sa may Rojas City. Dito naman sa may Palawan, ano, ay umaabot din yung makakapal na kaulapan nitong nasabing low pressure area. Kaya asahan na rin po, no, yung masungit na panahon dito sa may Palawan na posibleng makaranas ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Check naman natin yung ating advanced weather forecast kung saan nga by March 28 makikita natin, ano, na ito nga pong low pressure area ay tatawid ng landmass ng Mindanao. At pagdating ng March 29, ito nga po ay nasa Sulusi na at nagpapaulan nga po, no, dito sa may parte ng Palawan. At pagdating po ng March 30, makikita nga natin yung pinakasentro ng low pressure area ay nakalabas na ng landmass ng Palawan at posible pa rin makaranas na mahina at katamtamang pag-ulan dito sa may Palawan. Pagdating naman ng March 31, makikita natin yung ating panibagong low pressure area, no, dito sa labas ng ating bansa sa eastern section ulit ng Mindanao. At pagdating ng April 1, makikita nga po natin, ano, na nasa labas pa rin ng bansa yung ating low pressure area. At pagdating naman ng April 2, makikita nga po natin magkakaroon tayo ng tail end of frontal system na posibleng magpaulan dito sa may Cagayan Valley, sa may Tugigaraw, sa may Isabela at maging dito po sa Polillo Island and Quezon, maging sa Bicol Region, sa may parte ng Mindoro Province at ilang bahagi ng Visayas at Palawan ay makakaranas ng pag-ulan. Pagdating naman ng April 3, makikita natin yung low pressure area pa rin, ano, ay nasa labas pa rin ng ating bansa at sa ngayon nga po, no, mababa na po ang tsansa na maging isang ganap na bagyan ayon sa European Centre at Global Forecast System. At pagdating naman po ng April 4, makikita nga natin, ano, na tuloy-tuloy po na posibleng makaranas ng pag-ulan ang Palawan at ilang bahagi ng Visayas dahil nga po dito sa makakapal na kaulapan. Pagdating naman po ng April 5, makikita natin, ano, yung ating low pressure area na panibago at yung isang low pressure area na nakita natin na tumawid na ulit sa ating bansa ay nagpaulan na po yan sa bahagi ng Visayas at ng Palawan. Ito po ay ang satellite image po natin is galing po yan sa ating European Centre ang kanilang advanced weather forecast.
Ayon naman sa global forecast system, kung mapapansin natin ano yung low pressure area na nakita natin na nandito nga po yung pinakasentro niya sa parte ng Catanduanes at magpapaulan po yan dito sa may Bicol region. At meron pong panibagong low pressure area sila nakikita dito sa labas ng ating bansa. Sa ngayon po, ito po yung ating i-monitor kung ano nga yung mga posibilidad na maganap dito sa ating mga sama ng panahon na nakikita sa loob at labas ng ating bansa. Inuulit natin, magkaiba po yung forecast, advanced forecast ng Global Forecast System at ng European Centre. Kaya manatili po tayong nakatutok dito po sa ating advanced weather forecast para malaman po natin ano yung possible scenario nitong mga nakikita nating sama ng panahon. Ang pinaka-maintaining natin ito, yung talagang medyo malapit na sa katotohanan na itong low pressure area or kung magiging bagyo, yung doon na po tayo sa 48 to 72 hours na malapit na nga po siya sa ating landmass. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.